Okay guys, welcome to Cesar Tutorial Videos again. Okay, ito yung isang bagong videos natin today about na PLC. Okay, marami tayong klase ng PLC. Okay, ito ang ating itetesting ngayon. Okay, nabili ko tong PLC. Okay, itetesting natin siya. Paano ba ano tong PLC na to? Tong PLC na to is Omron, SMAC way sa kamerang SMAC CPM1E. Okay, ito yung battery port niya, lagayan ng battery. Pag binuksan natin siya, okay, wala siyang battery. Okay, kasi wala siyang battery. Ito yung support ng battery o lagayan ng supply ng battery niya. Pagka pwede mong bilan ng battery para yun sa backup power niya. Okay, then ito yung peripheral o port. Ano hindi ng port? Communication port. Okay. Ito din yung sa communication port. USB. Okay. May USB. Pwede. Ang maganda lang dito, pwede siyang gamitan ng ganitong port o RS-232 or yung port na USB. Pwede mo siya i-connect to communication. Okay. Then, ito yung mga signals ng power. Okay. Para makita. Power. Run. Error o alarm pag nagkaroon ng fault. Power pagka meron ng supply galing sa line niya, line 1 o line 2. Okay? Then error alarm, communication din, okay, pagka nagko-communicate na siya. Okay? Ito yung support common. Ito is wala namang laman to. Okay? Okay, wala naman siyang laman, ganyan lang siya. Okay? Then, ito yung sa expansion. Kung meron kang idadagdag na, may idadagdag ka na expansion module kung kulang ka ng mga input at output. Okay? Itong CP1E, okay? Omron po siya. Then, sa likod niya, makikita natin yan. Ito yung kanyang code. CPM1E N40DR. 40DR, meaning DR relay type to. Okay? Then, nandiyan yung source, 110 to 124, 50 volts, 78 volt ampere. Input, DC, 24 volts. Okay, then, output niya, meron siyang output na 24 volts DC. Okay, naliit lang ang kanyang capacity din. General output, 24 volts, 180 back. Okay, ito yung mga kanyang details. Omron Corporation, Omron talaga to. Okay, made in China. Okay, China lang po to. Okay, pero pwede na to pang practice, hindi siya yung sa katulad ng ibang original. Okay? Ngayon, ito yung mga details niya para makita natin. Okay? Ito yung source ito yung source AC 110 and 240. Ibig sabihin, pwede siya sa 110, pwede siya sa 240. Okay? Then ito yung line 1 at line 2 or neutral kung meron line 2 neutral ang ano, ang lugar. Common, no? Siya yung pinaka-common o sourcing or sinking. Kung sourcing ang gagamitin or sinking ang gagamitin, pwede yan. Si Omron, pwedeng sourcing, pwedeng sinking. Okay? Ito yung kanyang input, 0, 0, 0, 1 hanggang 11. Okay, hanggang 11 or 12 kasi 0. Ibig sabihin 0 is a number. Yung 11 ang dulo niya. Ibig sabihin meron kang 12 inputs. E di, kung 11 din sa kabila, kasi magkaiba sila ng channel, magkahiwalay. Meron siyang 24 input. Okay? Pinagkaiba lang niya, ang channels niya sa kabila ay 0. 0 CH. Siya yung channel. Parang siya yung nagiging address para sa... ito yung number ano mo, at ito yung sa address. Number and address. Okay? Ito yung sa number 1 CH. Okay? Yung 1 CH niya, then... okay, yun yung 1 CH niya. Okay, then punta tayo dun sa output. Sa output niya naman, meron ditong positive negative 24 volts 0.3 ampere. Mababa lang yun, 0.3 ampere, wala pang 1 ampere. Okay, yung address code niya naman is, yung address numbers niya, address naman niya is 100 CH o yung channel niya 100. Sa kabila naman is 100 1 CH. Okay? Ito yung mga common niya. Common niya, ang magkasama is 0 lang. Yung common niya is 0, 1 ulit. Yung common ulit niya is 0, 2 at 0, 3. Susunod na common niya, 4, 5, 6,
7. Okay, meron siyang 3. Okay, sa kabila naman, common. Okay, same pa rin. 0, 1, 2. Isang common. 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Kita man, makikita naman natin yan. Okay. Yan yung sa CH niya. Sa input, lahat ng input ay ginagamit. Lahat ng input ay ginagamitan natin ng... Okay. Lahat ng input, ginagamitan natin ng sensor, selector switch, limit switch, basta lahat ng may kinalaman sa pagsiswitch. Okay, sila yung mga input. Yung mga output naman, okay, itong mga output, sila naman yung mga load o katulad ng ilaw, buzzer, contactor, okay, sila yung mga load. Okay, yung mga pwede mong isupply directly. Okay, ngayon naman, itetesting natin siya. Paano natin siya maitetest? Ito yung sa basic. Ito yung sa basic niya. Okay? Yan. Ito yung sa construction niya. Okay? Paano ba siya winawiringan din? Okay? Ngayon, before natin siya wiringan, okay? Ito yung sa ating practice. Okay? Ito yung mga input kasi mga switches siya. Stop, start, start. Okay? Then, on-off selector, manual, on-auto, and emergency stop. Okay? Safety breaker natin. Okay? Then, sa kabila naman, makikita naman natin yung mga output o yung mga ilaw natin. Red, yellow, orange, green, blue, yellow, at buzzer natin. Okay? Ngayon, ito yung mga sa ating mga diagram lang na nandito. Okay? Yung sa normally close, normally open, puro open na rin siya, tapos close ulit sa emergency stop. Then, mga ilaw natin. Okay? Diyan yung mga termination niya. Okay? Ngayon, before natin siya i-testing, alamin muna natin paano ba siya winawiringan. Okay? Tayo. Paano ba siya winawiringan? Sa PLC natin, okay, madilim. Okay. Sa atin naman, parang luminaw, lumiwanag. Okay. Sa PLC, okay, ito yung PLC natin. Okay. Sample, ito yung PLC. Okay. Siya yun. Okay. Ngayon, meron ka makikita doon na supply. Tama? Meron dyan siyang line 1 at line 2. Tangin natin. Line 1 at line 2. Okay, nakita natin. Sabihin, susupply natin siya ng 220. Okay, 220 volts. Okay. Sa input, may makikita tayo na common. Common, tapos nahati siya sa isa. Gumitin muna natin yung isang CH, yung 0. Okay? May isa siyang common, then may numbering siya hanggang 11. Okay? Gagamit lang tayo ng isang common. Okay? May makikita tayong common. Okay? Then yung code niya 00, 01, 02, 03, 04 at 05. Sample hanggang 5 lang tayo. Ang CH nito ay 10. Ay nakalagay doon ay 0. 0 CH. Okay? 0 CH. Siya yung gagamitin natin, 0 CH. Okay? Sa output naman, okay? Punta tayo sa output. Meron tayong makikita doon na positive, negative. Siya yun naman yung 24 volts. Okay? Sa taas, 220. Sa baba, 24 volts. Ay, yan. 24 volts. Kikita po ba? Yan, 24 volts output. Okay? Ngayon, balik tayo dito. Okay? Meron tayong makikita doon na common, no, yung C na naman, then 01, C, tapos 02, C, 03, C, tapos 03, tapos C, po, 04, 05, saka 06. 05 and 06. Ang CH niya is 100 CH. Channel. Okay? 100 sa channel niya. Okay? Nakikita natin dito, isang common sa 0,
isang common sa 01, isang common sa 02 at 03. Isang common para sa 4, 5, 6, okay? And 7, may 7 pa pala. Okay, malalaman natin yan, paano binabasa, may makikita kang guhit. Ayan, ito yung guhit niya, yan, yan yung mga blocks niya. Ibig sabihin, ito yung mga magkasama sa blocks niya, yan. Kasama sa blocks. Nakita mo to, magkasama sa blocks. Ito naman tatlo, magkasama, apat, magkasama sa isang blocks. Kasi iba ng blocks na ito, okay? Ganyan lang pagbasa, N100CH o yung 100, yung channels natin na gagamitin, okay? Paano ba siya winawiringan? Ito yung ating CP1E, Omron. Okay, ganyan lang siya, Omron. Okay, ngayon, paano ba siya winawiringan? Okay, meron tayong 24 volts positive and negative. Okay, ang gagawin natin is susupplyan muna natin ng 220. Okay, ngayon, yung common, okay, yung common natin is pwede natin gamitin positive or negative. Okay? Kung ang common natin ay positive, example, positive, siya ay sinking. Okay? Sinking siya. Okay? Pag may nakita tayong common na positive ang ginamit ay sinking. Okay? Sinking. Kapag negative ang ginamit, tawag doon ay sourcing. Okay? Sourcing. Okay, sourcing. Yan yung dalawang common, okay? Na pwede mong gamitin. Ibig sabihin, pag pinasukan mo siya ng negative, is sourcing ang common natin. Okay? Sourcing ang tawag doon. Pag pinasukan mo siya ng positive, sinking ang tawag doon. May mga PLC kasi na sourcing and sinking lang ang ina-allowed. Okay? Example na lang natin ay si Siemen. Okay? Example natin si Siemens. Si Siemens ay merong output. Kita po ba? Okay. Meron siya, makikita mo dyan ay positive saka M. Ibig sabihin ng M is na negative, negative niya yan. Okay? Yan, kita. Yung positive niya is tinuturo niya dito ay M. Ibig sabihin, yung common ng positive niya ay negative. Okay? Pag negative ang common mo, ibig sabihin, okay? Ang ibig sabihin ay sourcing ang gamit mo. Okay? May mga PLC kasi na sinking at sourcing lang ang input. Okay? Hindi katulad ni PLC Omron, katulad nito, pwede siyang positive, pwede siyang negative. Okay? Pwede siya nun. Okay? Te-testing natin siya sa negative. Sample negative ang ginamit natin, sourcing. Okay? Same wiring pa rin, pero sourcing lang ang ginamit natin. Okay? Pupunta ngayon siya sa negative. Ito yung negative natin. Okay? Negative. Yan. Sabihin, yung negative supply natin, sinuplayan natin yung common. Okay? Ngayon naman, dahil ngayon, ito yung common, parang ilaw lang din yan. Ito yung ilaw, sample. May apat kang ilaw. Okay? Kung ito, line 1 mo at line 2. Okay? Yung line 1 mo, kinomon mo na siya. Yun yung bus na tinatawag. Okay? Bus. Okay? Parang bus bar. Bus. Okay? Ibig sabihin, dun sa ilaw niya na nasa loob niya, is naka-negative na siya. Ngayon, ang kailangan na lang natin dito sa line 2 ay puro mga bus naman sa mga switch. Okay? Diba? Ganyan yung sa basic na mga ilaw natin. Okay. Ganyan. Okay? Example na lang ito si 01. Ay 00, 01, 02, at 03. Parang ganyan siya. Pero transistor yung nasa loob mismo nung PLC natin. Transistor. Okay? Dinedemo ko lang dito. Pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung nandito sa labas lang para maintindihan natin yung wiring niya. Okay? Ngayon naman, sabi ko kanina, is naka-common na dito yung negative. Okay? Example lang to sa 220 natin. Okay? Ito yung negative bus. Ibig sabihin, lahat na nasa loob nun is naka-common na. Okay? Gagawin naman natin ngayon yung positive. Yung positive niya ngayon, tatakbo.
Okay. Okay, tatakbo lahat dyan. Okay. Ayan. Okay. Yan yung positive bus niya. Ito pa lang yung positive bus. Okay. Ngayon naman, paano yung negative? Paano yung positive niya? Kasi na-negative mo na kanina. Ito naman yung positive bus mo. Ito yung positive. Okay. Ito yung negative. Negative bus. Okay. Para makuha natin yung dalawa. Okay. Positive and negative bus. Okay. Ngayon naman, may terminal yung bawat point ng numbers. Okay. May terminal yon. Okay. Tignan natin siya. Okay. Ito yung mga terminal niya. Okay? May makikita ka dyan na terminal niya. Okay? Ito yung line 1, line 2. Then, yung common niya nasa baba. Ito yung common. 1, 0, 1, 2, 3, common ulit. Common niya lahat yan. Okay? Ito yung common. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sunod-sunod lang siya. 11 hanggang 11. Okay? Yan siya. Ano makita natin? Yan. Okay? Siya yung mga terminal niya. Ngayon naman, balik tayo dito. Okay? Ito yung mga button. Ito yung mga input. Ikaw na bahala kung ano yung mga input mo. Sample mga sensors. Sensors o push button. Okay? Ang push button natin ay gagamitin natin ay yung start at stop. Yun yung basic natin. Okay? Start and stop muna. Okay? Ibig sabihin, dalawa lang ang input natin. Okay? Dalawang input lang. Ibig sabihin, dalawa lang din ang input na gagamitin natin. Stop meaning is close. Tama? Stop natin ay close. Ibig sabihin, naka-close na siya. Okay? Dito natin siya itatap mamaya. Dito. Ayan. So, close. Itatap natin siya sa close ng stop dahil meron ding open ng stop. Malalaman din natin yan. Anong pinagkaiba ng open sa close pag naka-stop. Okay? Then, start. Ang start natin ay open. Okay. Open. Diyan muna tayo sa dalawa. Hanggang sa 0-1 muna tayo. Ito yung basic. Okay? Start and start. Dahil yung sa traditional natin, okay, traditional, yan. Ito yung ating traditional. Dahil may overload pa nga siya. Diba? OL. Yan. Ito yung ating 00 at 01. Okay? Siya yung mga input. Input. Okay? Kung siya ang input, dun naman tayo sa output. Okay na tayo sa input. Dun tayo sa output. Sa output naman, paano ba siya ginagamit? Sa output, meron kang pwedeng gamitin na iba-ibang voltahe. Sa input lang ay dapat 24 volts lang. Okay, positive at negative. 24 volts, negative, positive, or sa 24 volts supply natin dyan. Sa input. Okay, input. Ito yung output. Okay. Sa output naman, paano naman siya? Sa output, ay pwede kang gumamit ng 12 volts, okay, 24 volts, 50, 110, 220. Okay? Kahit gano'n pa kataas, yung gagamitin mo, pwede mong gamitin dun sa relay type. Relay type, okay? Kasi relay type yung gamit natin. Okay? Kasi meron ding transistor type. Pag transistor type, iba po ang gamit niya. Okay? Pero si relay type, katulad nito, paano ko nalaman na relay type siya? Dahil sa code niya na DR. Okay? Yung R niya doon ay relay. Kita po ba? Ayan. Yung code niya dyan ay relay. Okay? Meron din kasi mga iba na transistor type. Katulad na lang ni Mitsubishi, yung iba doon ay transistor type. Okay? Wala ako masyadong maanong transistor type. Okay? May mga transistor type kasi ang ginagamit. Okay? Balik tayo dito sa output. Sa output naman, paano siya? Sample, meron tayong 220. Okay? 220 volts ang pinasok natin. Meron kang unang common. 0-1 muna. 0-0 muna ang gagamitin natin pala. Ito yung 1. 2. 3.
Okay. Okay, sa 0, sa 0-0 muna tayo gagamit. Okay, sorry, mali yung ano ko. 0-0. Okay, yung sa 0-0 ay example, papasukan natin siya ng 220. Okay, parang katulad lang din ng ganito siya. Ito, yung output. Okay, kaso ang pinagkaiba lang niya, ito yung line 1 mo. Okay, line 1. Tapos ito yung load mo at ito yung line 2, sample. Okay? So line 2, line 1 mo, naka-common na silang lahat. Tama? Naka-common na naman ulit. Sila naman yung common bus. Tama? Ngayon naman, ang pinagkaiba is relay type. Ibig sabihin, lahat doon ay naka-normally open sa loob ng relay. Okay? Ito yung relay natin na 00, 01, 02, at 03. Okay? Nga lang, may pinagkaiba-iba lang sila sa common. Depending nga sa kung anong ginamit mo. Example na lang is, pinasok natin dito ay 12 volts o 220. Depende. Example, gagamit nga tayo ng 220. Kasi ang coil natin dito ay 220. Okay? A1, A2. Okay? Siya yung output. Kasi ito yung dalawang input. Okay? Ngayon naman, gagamit tayo ng output. Yung line 1, sample, mayroon na tayong line 1. Okay? Papasok na yun sa common. Okay? Pumasok sa common. Paglabas niya, sa 0-0, okay? Paglabas niya, pupunta yun ng load. Ano yung load? Yun niya, yung contactor, yung ilaw, okay? Sample na lang natin ay ilaw. Okay? Tapos siya naman yung magiging line 2. Okay? 110-110 siya or line 2 neutral. 110-110. Okay? Sa loob nun ay merong relay. Okay? Relay yon ng code niya 00. Okay? Ibig sabihin, pag nag-program ka na, kung ano yung sinet mo sa program, siya lang yung magiging command ng relay. Okay? Kung ano yung sinet mo sa program, siya lang yung magiging command sa relay. Okay? Para mas maunawaan natin. Okay? Example, pinasok mo sa kabila naman ay 12 volts. Okay? 12 volts positive. Lalabas yan ngayon ng ilaw na 12 volts. Ito ay 220 coil or ilaw, bulb, kahit ano yan. Basta 220. Ngayon, lalabas na to ng 0 negative. Kung 12 volts to. Okay? Kung ito naman ay pinasukan mo ng 24 volts, okay, 24 volts, lalabas din yan sa ilaw na 24 volts. Ito ay 0. Okay? Kaya maging 24 volts. Okay? Ganun lang siya. Kaya meron siyang magkakahiwalay na common. Close up natin. Okay? Magkakahiwalay na common. Ibig sabihin, depende kung ano yung gagamitin mong voltahe dun sa relay niya. Okay? Ngayon naman, makikita natin din dyan, tapat-tapat lang, positive, negative, common sa lahat ng baba, tas 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay, 7. Lahat ng common na 4 is naka-bus lang. Ayan, naka-bus bar. Ito yun. Yung 4 na yan, naka-bus na. Okay? Ibig sabihin, pwede mong gamitin na ng 220. Okay? Nakukuha. Okay? Ito yon. Ganito naman siya nun. Yan. Ngayon, paano natin siya mai-enhance ngayon? I-hardwiring natin siya. Okay? Yun lang muna sa... Yun muna.